Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Gardening Ati Papa. Good morning po sa inyo. Kamusta na kayo? Today, ang pag-uusapan natin ay yung pagpropagate ko sa aking mulberry plant. Malaguna kasi ang aking mulberry. Masyado na siyang madaming dahon, maraming branches. So, kailangan natin mag-prune sa kanya. Okay? Ang pag-prune po ng mulberry, nagpropromote din ito na magbunga siya. Okay? Magdami ng bunga, mag-induce na magpabunga sa kanya. Okay? So, mag-propagate tayo ng mulberry through cuttings. Okay? May napatubo na po ako mulberry plant na cuttings. So, itatransplant ko ngayon sa another pot. Okay? Hindi pa siya permanent pot kasi ang mulberry po, kailangan po niya malaking pot para siya po ay magbunga at lumaki. Okay? Mas gusto ng mulberry na itanim siya directly sa lupa kasi maugat po siya. Yes. Madami siyang ugat, so kailangan niyang mag-expand. So, mas maganda yung mas malaking pasok. Like, mga, ano yung mga pail, mga timba, ganyan. Ganyan po ang size na gusto niya. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo ang kung paano ko mag-prune ng aking mulberry at paano ko magtanim ng mulberry through cuttings. Tapos, itatransplant ko po yun, yung mga natubo na po mulberry. Probably, it will take 2 to 3 weeks bago po umusbong yung ugat ng ating mga cuttings. Okay? Sarado po mainit. Sa pag-fertilize po ng mulberry, parang ano lang po din siya eh. Parang like any other fruit trees. So, kailangan po niyo yung mataas sa potassium at sa phosphorus kung gusto niyo po siyang magbunga na magbunga. Para naman po sa pagdadahon niya o sa root development, maglalagay po tayo ng fertilizers rich in nitrogen. So, ito na po yung mga fish amino acid or fermented plant juice. Okay? Na-try ko rin yung mga ano, yung ibang paraan kung paano paramihin yung bunga ng mulberry. But, yung variety yata ng mulberry ko ay yung maliliit ang bunga. Yes. So, may mga nagbunga na rin at na-harvest ko na rin yung mulberries. Yung mulberries po, pag pink pa, ayun, medyo maasim-asim pa siya. Ngayon, pag black na ang bunga, ibig sabihin, pwede mo nang kainin, yun ay matalis na. Tara, ipapakita ko na sa inyo kung paano ako mag-prune, mag-propagate, magtanim, at mag-transfer ng aking mga mulberry cuttings. Okay? Stay tuned! Okay, ganito po ang pag-prune ng ating mulberry. So, pipili lang po tayo ng tangkay na mature na. Ang mulberry nga pala, mahalaga po ito sa ating katawan. Marami siyang health benefits. Nakaka-improve siya ng ating blood circulation, nakaka-improve siya ng ating bones, plus pagbaba ng ating cholesterol. Marami po siyang health benefits. Nakaka-boost din po siya ng immunity. So, ganun siya ka-beneficial sa ating katawan. So, ang prutas lang po na kukunin nyo ay yung almost ready, yung pink, at yung ripe na po, yung black. Okay? Huwag nyo pong kainin yung hilaw pa or yung green kasi pwede po mag-lead ng upset stomach or it can lead to like diarrhea. So, dapat yung pink lang po, yun yung maasim, at yung black, yun yung matamis. Itatanim ko po ito. Ito lang po yung paraan na alam ko kung paano ipropagate ang mga mulberry. Cuttings lang po.
bahagi. Ito yung compost na gawa natin. Okay, gagamitin natin sa pagtanim ng ating mulberry. Mga tangkay ng mulberry. Magbabawas po tayo ng dahon. Babawas po talaga tayo ng dahon para yung plant magpo-focus sa pag-uugat. Hindi sa pag-maintain ng mga dahon yun. Huwag po kayong mag-aralan po ang mga dahon yun, medyo matatamlay. Normal lang po yan kasi wala po siyang ugat. Kailangan po natin makita in the next 2 weeks ay yung bagong sibol po na dahon. Okay? Pag may bagong sibol na dahon na po, successful na po tayo. May ugat na po yan. Okay? Sila. Dito ko lang siya ilalagay kasi hindi ko masyadong maiinitan. May konting sunlight pero madalas lilim. Dahil mga bagong cuttings po ito, dapat hindi po masyadong maiinitan. Okay? Ito naman yung dati kong mga cuttings, buhay na. May mga, siguro mga 5 cuttings ito na buhay na. May kailangan na siyang i-transplant. Okay, mag-start na tayo mag-transplant ng ating mga mulberries. Ito na yung mga mulberries ko na na-cuttings ko before at naging ano na, nagkaroon na sila ng ugat. So, stable na po ito. Okay. Yung nagkaroon siya ng sibol ng dahon, mga bagong sibol na dahon, it took 3 weeks po. Okay? So, ilagay nyo lang po siya sa lilim para hindi po ma-stress masyado ang halaman o ang bagong cuttings natin.
Okay, sa pagtatransplant po ng mulberry, dahan-dahan nyo lang po siyang tanggalin sa dati niyang paso. Okay? At dahan-dahan nyo lang din po siyang i-transfer sa bagong paso. Ayan, patapos na ating video for today. Okay, napakita ko na sa inyo kung paano mag-prune ng mga leaves or paano mag-prune ng ating mulberry plant. Okay, tandaan niyo po na mas maganda o mas mataas ang chance niya na mabuhay kung gagamitin po natin o kung ipuprune po natin yung matured na po na tangkay. Okay, yung medyo brown na siya ng tangkay. Okay. Tapos sa pagpili po ng pot, mas mainam po na mas malaki yung pot. Wala kasi akong available na malaking pot, so I will settle for this. Tapos itatransplant ko na naman siya ulit kung may space na ako. Okay. Pero ang magandang pot po for mulberries ay mas maganda yung mga timba o mas malaking timba, ganyan, mga 20, para mas makaka-expand yung growth ng kanyang mga roots. If you find this topic interesting po, don't forget to subscribe and like the video. Okay? Thank you for watching po. Enjoy your day. Bye.